pa din. Pasok na pasok. But there you go. Kyrie on the Lancelot. Wow. Okay, last pick. Nag-game pa rin sila sa Lance. Mm. Is this going to be a Lancelot na merong Killing Spree or Demon Slayer? Ang bilis ng draft, guys. Hindi pa tayo tapos. Nagmamadali. Nagmamadali silang parehas. Pero good point yung sinabi mo dito, no? If ever ko mag-Killing Spree to si Lancelot, mas mabibilis yung damage niya. Kaso, there is a bit of a sacrifice din kung Demon Slayer kung gagamitin niya rin sa damage, di ba, Midnight? I feel like Onic Philippines might prioritize getting resources in this game kasi you're up against very disruptive heroes like the Lilia, the Esmeralda. So, as much as possible, gusto mong bumilis yung farming speed mo on the side of Onic Philippines kasi hindi ka rin pwede makapaglaban sa late game ng TNC kasi nakakatakot din kalaban yung Clint, yung Lilia, and of course yung Karina. Si Yasuo talaga isa sa mga marksman na parang dama mo lang kung ano yung pipiliin in a way kasi kabisado niya talaga. Staple niya talaga yung Clint. Siya yung madalas mag-Clint ngayon sa mga marksman in the world of Beatrix this time. Alright, we're going in. Isang game, ladies and gentlemen, na kinakailangan ng Onic. At kompleto ang kanilang lineup. Eskalera ang gagamit ni Simon Lilia. Maagang bisita. May namatay ba? Napa-flicker agad si Baloisky. Yeah, kailangan niya kasi siya'y madideads doon. As Bentings. Uy, ito na naman yung Bentings. Ito na naman yung Bentings Lolita. Oo. Nung isang araw. Nakuha niya yun, nakuha niya yung maliit. Ay, talaga? Oo, nakuha niya yung maliit. Nag-flicker si Eskalera, pare. There you go. Para kay Kyrie. Sino makakakuha? Sino nakakuha? Nakuha ni Kyrie. Walang... Level 2 siya, level 2. So, naki Lancelot yung purple buff. Pero, ito yung mahirap sa Killing Spree Emblem. Yes, you have the added damage with the physical penetration. Kaya mong labanan yung TNC. Pero the moment na ginulo ka nila, hindi pa enough yung damage mo ng level 1 and hindi rin ganun kabilis yung farming speed mo. That's why TNC is able to do this. And look at the Karina. Na-clear niya na yung orange buff niya. Papunta siya sa purple buff. And walang retry si Kyrie. So, alam niya na pwede siyang guloyin lalo pa ng TNC. And hindi niya pwedeng simulan yung orange buff hanggat di niya nakikita si Karina. Pinapareact talaga ng TNC ngayon ng Onic. Eh. Bentings pa lang yung presensya niya. Yeah. Zone out pa lang yung kailangan. Eh. Kasi dito, the more na kiniklear to ni SDZYZ ang mismong jungle area ng Onic, ang dami pa rin mapapareact. Yeah, at madi-delay ang Onic this time because of that reaction. SD is doing fine. Level 4. Laban kay Kyrie na level 3 pa lang. Ang daming nakuha ang jungle objectives ni SD. Kukuha pa siya ng craft coin doon sa top lane habang papunta pa lang si Kyrie. Okay. Ultra delay, guys. Oh. Si Kyrie ngayon, ginugulo, pinapareact lang talaga. The cram things. Alam mo, ito sa Esmeralda, ang daming wonders na nagagawa niya rin. Pero Ryota, mukhang pinipigilan na pag-visit ni Bentings. Pero full charge ang Numenon energy core. Subukan nila this time sa SDZYZ. Kalahati ang buhay ng Turtle. Pasok si Kyrie, pero makapag-flicker out si Bentings. That's going to be the Turtle makukuha ni SD. Unang objective. Wow, TNC. Hindi makagalaw this time ang Onic. Mid-range and lowest 6, ha? Kanina pa sinusundan si Kyrie. Now, Bentings, he almost went down pero nakapag-flick out siya. And nagamit din yung retribution ni Kyrie. Unfortunately, hindi mamamaximize yung TNC yan ngayon kasi wala nang retribution sa TZYZ. Pero the game plan overall is guluhin lang yung Lancelot. Dahil nga alam nila, hindi ito naka-Demon Slayer. Wala rin kasing kwenta yung Killing Spree kung hindi makakalaban yung Onic right now. And nangyayari yon dahil si TNC yung nagdidikta ng pressure on the enemy jungler. Ang interesting nito, usually Onic ang nagiging aggressive kapag napapanood natin yung mga Baloisky, Baloisky Franco. Ngayon hindi makalaro si Kyrie, hindi siya makapag-Lancelot. Ang hirap ng buhay niya ngayon. Si Marky lang ang nakakapag-farm. This is Bentings doing great sa kanyang pag-zone out sa jungle na to. Tignan mo, kalahati buhay ni Kyrie. Talagang sinuslow down ng time ng TNC ngayon si Kyrie. May activation time pa to as the Killing Spree matters nga eh. For this type of emblem, kaya kailangan din ng Onic mag-ipon din ng oras para magamit ito ng maayos. Hindi siya makapaglaro. Midnight, gaano kahirap ngayon yung ganitong sitwasyon na sa jungle. Level 7 yung kalaban mong jungle. Kahit sa mga rankings, for sure, yung jungle mo, nagre-reklamo na to, hindi ako makapag-buff. Sobrang hirap. Kahit tayo, alam natin yung pakiramdam na ganito. And it's very critical for Onic Philippines to realize na pang snowball dapat yung Lancelot. That's why the Lancelot with Demon Slayer worked. Pero hold on, si Margarita Delicado. Oh no. May libre pang gold na makukuha ang TNC doon sa top lane. Cram ngayon namumula. Nag-mirror ang Onic. Finally, Kyrie getting something. Level 6 pa lang siya. Pero lamang sa gold
ang TNC. Yeah. Makabawi kaya si Kyrie this time. Kailangan samahan din ni Ryoten anyway. Baloyski here na naka-roam din. So most lang ginagawa nila ngayon is to funnel in, kumbaga added protection nga na pwede mabigay kay Kyrie. Kasi the more na hinaharas dito ni SD at buong kampo ng TNC, matidelay siya sa damage output na kailangan para makabawas pa itong TNC. Kaso ito ang problema eh. Kapag meron kang lineup na marksman sa lineup mo, lalo na 1-1 pa ito, alam natin na mas mauuna talaga dyan kahit anong mangyari ang claim. Yes. Dalawa po protektahan mo, si Marky at si Kyrie. So nasa side ngayon ang Onic na sinong pipiliin natin protektahan. Kasi ang TNC, alam nila, gets nila na lamang sila sa power spike. Hindi ganun kadali yung pagprotekta nila kasi nga yung Lancelot ay kailangan din nilang protektahan. Dahil kanina pa ini-invade yung jungle ni Kyrie. Fortunately for Onic Philippines, ang nakakuha na ng kill si Kyrie, so kahit paano may recovery mode na. Pero this is becoming a big problem. Yung objective gameplay or yung objective movements lamang na lamang si TNC. And that will allow for the faster momentum na dumating para nyo sa clean. Tignan mo OSX level 9 si SD. Empowered. Amplified. Amplified na ito. Kyrie trying something here. Escalera. Kamuti ka mabuhay. Pero yung minublast. That's dalawa. Pwede pa ba maging tatlo? Ryota tumatakbo. Activate sa poison. Pero nandun si Kram na umaharap. Clear power spike para sa Phoenix Army. Slowly but surely taking away this game. May kasama pa Tori sa gitna. On the wave talagang iniipit na lang yung possible chance sa Onic dito na pwede makaganti. Kasi kung may kita sa replay midnight, ang dami mga paraan na pwede nilang makabawi. But dito natin nakita na iniisa-isa nilang pinapareha sa Onic eh. So, sobrang ganda nung ano, ganda nung numinal blast ni Bentings. Ganda rin ang pwesto niya. Nakita niya na, oy guys, papasok tatlo, pinasok yung eskalera. Sige, fine, patay na ililya natin. Pero wala nang out ang Onic Philippines. At nag-switch pa pala. Si Yasuo. Sumubok ang Onic dito with the real world manipulation. Finally, eskalera falling down. Nakakuha ng isang Onic. Pero klarong-klaro na lumamang ang TNC dito sa laning stage. At lalong-lalo na sa jungle objectives. The delay na ginawa ni na Bentings kay Kyrie nag-collapse. Yung Onic bigla. What can Onic do to get back? Kasi ang taas na ng kapangyarihan ng TNC dito. Honestly, try to repel as much as you can against TNC. Kasi meron ka pa naman late game factor from the 1-1. There you go. Sidestep turtle. Nakuha na naman ng TNC. Kyrie Bolado. Pero si Kram nasa malang kitna. Kumaw na lang si Ryota dito. Here comes Marky. Nag-ultimate. Pero walang damage output. Isa lamang kukuha ng Onic. 4-4. Ang taas pa rin ang kalamangan ng TNC though. Nasa harap pa rin si Escalera. Ang linis this time ng laro. Kahit na may napita sa TNC, ang linis ng laro nila. Execution talaga. Napaka-clear for TNC na hindi talaga nakalapit doon ng Onic. Alam nila magiging depensa sila eh. On a defensive mode. Tapos kanina, ang nakaiwas ng Kyrie, saved by the bell. Pagamit na mismo ng Thorn Rose, doon siya nakaiwas for the last health na pwede siyang mag-gank down. But for TNC, pinapariak na pinapariak. Pero kung rumiaka, sabi nga dito ni Midnight, kailangan din nila i-repel din ang damages. Ang sakit na eh. May Berserker's Fury on the clint. Yeah. Sabay endless battle. Masakit na to. Ito yung literal na double shot na gumuguhit para kay Yasuo. Masakit. And even Estil, kakasabi ko lang, off-cam kill. That is a Matilda na na-kill ng isang clint. Grabe, kada petik ng barrel ni Clint dito, hindi na pwedeng i-underestimate ng Onic Philippines yung damage output ni Yasuo. And the thing is, yes, they have gap closers on the form of the Matilda and the Baksha. Oh. If you do that, nandyan din kasi yung counter-engage ni Bentings. Laging nakabang si Bentings sa likuran whenever Onic Philippines is trying to go for the aggressive play. May added damage pa yun, ha? Sabay ipon ng numero ng energy core. Oh. Sabay lapag. Alam mo, it's all about the timing din for Bentings to get the perfect set. Meanwhile, for Onic Philippines, kailangan din nila mag-soak up either for Ryota at the Sudo tank here. Pero kung Baloyski din, it's all about the setup plays na pwede lang gawin. Kailangan nilang positioning din eh. Mm-hmm. Kailangan nila ng magandang position para kay Hatred to get back if they're Onic. But TNC is ready. Ang kailangan na lang nila dito is mag-freeze lane and mag-lord. Klarong-klaro for the past 8 minutes, it was all Phoenix Army. It's all TNC. Even si Kram, even though may 2-dead si Kram, ganun na ganun sila kasipa, ganun na ganun sila ka-confident. At eto na, Midnight, quietly taking this Lord
ibibigay na lang ng Onic. Yeah. I agree with the choice. Sabi ng Onic, it's just the first Lord. Kayang-kaya natin i-defend to. We have good wave clear with the Eve, the Lancelot, and we also can fight them inside our own base. Problema pa rin naman kasi ng TNC yung 1-1. If they find the marquee kill on the base, then that's it for TNC. Pero Onic Philippines, they're very confident right now that they don't need to take fights outside the base. Pwede tayo maghintay sa base natin, and kapag natapos natin yung Lord defense, yung first Lord defense, aabot tayo sa point na magiging problema lalo si Marky. And now we're witnessing TNC na ginugo yung orange buff. This time makukuha yun ni Kyrie. Hinihintay nila yung Lord. Perfect call. I like it. Nabinigay na lang din ng Onic to. Tama ka, Midnight. Dedepensahan na lang. Sa ganitong sitwasyon, quarantine mode ka na. Ang pressure ngayon ay nasa side ng TNC. Tama ka dito, hindi pwede i-risk ng Onic eh, na pwede silang matikot. Oh. Karaming damage, oh. Grabe, sakit ng Glint. Kumakalahati kay Marky. Talagang, tumatagos eh. At ang range ng isang double shot ay kasing range ng sniper. Ng kasi, Renner sniper. Kasing ng laki Beatrix. Ng cellphone mo. Oo, ng Beatrix. Kasing laki ng cellphone mo. At gumuguhit yan eh. At ang mahirap pa dyan, auto-proc lang yan. Oo. Auto-target. Hindi mo na kailangan to target dyan. May malefic roar na. Sakit nito. Pabuo na rin yung na. Scarlet Phantom. Yeah, so, nandiyan na yung attack speed din. This is all crit. Pati crit din. Yeah, TNC is now being patient right now. Mawawala ang Lord. Maghihintay pa tayo ng 90 seconds. Pwede pa tayo magtimpla ng kape. This is going to be the waiting game for both of these teams. OSX Midnight. Dito natin nakikita kung paano magiging maingat si Onic Philippines sa Dumipens. At syempre kanina kung pagbabalikan natin itong posisyon at babalikan natin yung item, si Kyrie meron na rin War Axe, Malefic Roar, at meron din building na rin for Endless Battle. Endless Battle. So, kaso enough ba yung damage output? Kasi yung TNC maghihintay na lang ngayon. Buy time din eh. Gano ka-importante itong patience na to Midnight for TNC right now. Their end goal is just to end the game. Yeah, crucial to kasi they're just waiting for the next Lord. Ayaw nilang magbigay ng kahit ano sa Onic Philippines. They'll try to control the resources of Onic Philippines. Macro movement to yung ginagawa nila. Uh-oh. Hindi natin kailangan lumaban. Kailangan lang natin gutumin ang Onic Philippines to the point na hindi makapag-farm ng mga si Marky. At kapag nakuha na natin yung next Lord, again, base fight ang hinahanap nila. Ang pinakamayaman ay si Yasuo at si SDZYZ. Sumunod si Kyrie. Pero ang sinabi din ni Midnight at ni OSX, it's just to get Marky. Patient game for the Phoenix Army. Wala, tingnan mo kung gaano sila kalinis ngayon. It seems like ganitong-ganito din yung Onic nung M3 na hindi sila naghahanap ng laban. Yep. Patient lang tayo, objective lang tayo. Paano mo to nagagalamay? Paano mo ba kukontrolin yung wave equilibrium? Ano to eh, kailangan mauna yung dalawang side lanes before the middle lane kasi mas naunang nagpo-push out yung dalawang yung side. Yung mid-wave, and the way you control the equilibrium is by not showing yourself in the mid lane at hayaan mo yung side lane mo or yung XP lane mo na i-clear yung isang side lane. You can do a pendulum move na pwede kang magpunta ng top lane to mid lane tapos yung XP lane mo sa bottom lane para makontrol lagi yung mapa. And pagdating mo sa middle lane, hindi ka na papakita sa kalaban mo para hindi din nila galawin yung wave sa middle lane. Hide and seek kailangan. Medyo mahirap, medyo komplikado yun. Macro science. Pero sila naman, kapisado na nila yan. Yeah. Wala na problema sa mga players natin yan. Kaya nga sila pros eh. Ngayon, level 2 Lord, if you are Onic, for sure, naranasan nyo na rin yung ganitong situation. Who do you target right now, OSX? If you are Onic, na kay Marky lang din ang damage output nila. Ang hirap nito. Eh, kung titingnan natin, no, if ever makapag-set up yung si Maloisig with the guiding wind plus yung ultimate on to Yasuo, pwede kasi kung kay Escalero ay kay Benting masyado makunat, kay Kram din, SD, tuloy-tuloy na penetration, knowing na tanky na rin siya as of the moment with the items, Sky Guardian helmet, tapos meron yung Cursed helmet, Agent Armor, and antikira, ang kunat naman ito. Tank build SDZYZ. May ultimate pa sa Escalera, makunat si Kram, makunat din si Bentings. Mm-hmm. Yasuo, possible target. Kaso, may depensa din eh. Ang layo din. Ang layo. So, pressure talaga to sa Onic. Lilinisin na lang ang TNC yung gitna. TNC, ayaw magbigay ng isang puntos. Grabe! Napakaseryoso. One of the cleanest games, I think, that we can see. If ever matapos man, TNC! Warlock! Oh my glove! Ang bilis lang naman nito! Hindi lang pinag-jungle ang Onic! TNC getting game!
game 1. Inipit na pressure, and that is one moment din na ginawa talaga ng TNC. Keys to victory, yeah, on textbook. Hindi lang talaga, tinextbook lang. Yun lang. Ito yung ano eh, ito yung game na sabihin natin may 10 kills, not the cleanest of games, pero in terms of macro mechanics, this is probably the biggest textbook play in terms of macro gameplay you'll see in MPL. Wow.